Update na po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Pogo at nakasalang na muli roon si Dismissed Bambantan LAC Mayor Alice Guo. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, sa pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Women kanina, ang itinanggi ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na may relasyon sila ni Suspended Bambantan LAC Mayor Alice Guo. Sa kabila ito ng mga ipinisenta ng mga senador na may mga larawan na may couple shirts pa umano ang dalawa, umattend sa victory party ng isa't isa at may suot pang campaign shirts. Meron ding ipinakita na nagbibigay umano ng bulaklak si Mayor Calugay noong Valentine's Day kay Mayor Alice. Pero ang paliwanag dito ni Mayor Calugay ay marami naman daw siyang binibigyan ng bulaklak pag Valentine's Day. Itinanggi rin ni Mayor Calugay na wala silang itinanggi niya na meron silang mga negosyong magkasama. Iniimbestigahan ng Senado ang mga negosyo na tila pinagsama yung pangalan nila kagaya na lang ng Alicel. Ipinakita yung mga resibo ng construction materials para sa pig farm ng pamilya ni Go na nakapangalan kay Mayor Calugay. Ang paliwanag ni Calugay dito ay construction supplies kasi ang family business nila. Tumawag daw sa kanya si Go para magtanong kung saan makakabili ng murang supplies. Hindi raw kilala ng tindahan si Go kaya sa kanya ipinangalan ang resibo. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, meron siyang natanggap na impormasyon na sa isang property umano ni Mayor Calugay, yung Happy Penguin Resort, nagtago si Go bago tumakas palabas ng Pilipinas. Tinalaki rin kanina yung counter affidavit ni Alice Go na nakanotaryo kahit wala na pala siya sa Pilipinas noon. Ang sabi ng sekretary ni Go na si Kat Salazar ay tumawag daw si Go para magbigay ng mga instructions sa kanya. Kabilang na dito ay yung magpatulong na humanap ng notaryo sa executive assistant ni Mayor Calugay. Ang kwento nitong si Salazar ay pinakuha ni Go yung isang brown envelope na may pirmadong signature page sa bahay niya sa Bamban, Tarlac. Isang pahina lang daw ito. Hindi raw alam ng staff ni Go noon kung nasa Pilipinas pa siya at wala rin naman daw sila sa posisyon para magtanong. Ang sabi ni Go, pinirmahan niya yung signature page na yon, yung nag-iisang pahina, Connie, bago siya umalis ng Pilipinas noong first week ng July. Tumangis ang sabihin kung sino yung naghanda nitong signature page, pero abogado na raw ang naghanda ng iba pang mga pahina ng affidavit at inattach na lang yung signature page para ipanotaryo. Sabi ng abogado ni Go, hindi nila personal na nakaharap si Alice nung panahong inihahanda nila ang counter affidavit. Sabi raw kasi ni Go, may mga death threats na umano siya at pwede lang makipag-usap sa cellphone. Kaya hindi rin daw nila alam na nakaalis na sila sa Pilipinas o kung nasaan siya. Pero si Senador Win Gasalian, hindi kumbinsido na hindi alam ng mga abogado na aalis na si Alice sa Pilipinas kasi bakit daw may nakahanda ng signature page. Ang dagdag ni Senador Gasalian, dapat kasuhan din ang notaryo na si Attorney Elmer Galisa dahil pinirmahan ang counter affidavit ni Go kahit hindi naman niya talaga ito nakita. Kanina ay tumanggi na magbigay ng pahayag si Attorney Galisa. Sabi niya ay he is invoking his right against self-incrimination. Narito ang bahagi ng pagdinig kanina. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially. May natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Umalis ka, first week of July. July first week, opo. Bago pero wala pang na-file na case nun. Nasign ko po yung last page po bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. Sa ngayon, Connie, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdidig hanggang alas 2 ito ng hapon at tinatalaki naman ngayon ay kung paano nakalusot nga palabas ng Pilipinas naman ang grupo ni Mayor Alice Guo. At yan ang pinakasiriwang balita mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Pahirapan ang pagpapalikas sa mga natitirang residente malapit sa Bulkan Canlaon sa Negros Island. Ayon sa lakas nila ng LGU, pinalilikas ang mga residente dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan at masamang panahon doon. Mahigit 500 tao pa lang daw mula sa barangay Biak na Bato ang lumikas at nananatili ngayon sa evacuation center. Karamihan daw kasi sa mga hindi lumikas, ayaw iwanan ang kanilang mga alagang hayop. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang Purok Tamburong kung saan nagkaroon ng lahar flow noong Hunyo. Batay sa pinakahuling monitoring ng FIVOX, halos 11,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng vulkan sa nakalipas na 24 oras. Nakapagtala rin ng 32 volcanic earthquakes doon. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon. Wala ng wind signal dito sa Metro Manila dahil sa bagyong Jenner. Base po yan sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa.
Nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga. Namataan ang pag-asa ang sentro ng bagyo sa bahaging Kibungan, Benguet. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Mamayang gabi o umaga bukas, inaasahang lalabas ng PAR ang bagyong Hiner. Ito na ang mabibilis na balita. Sinita ng mga otoridad ang ilang motorcycle rider na dumaan sa EDSA busway sa ibaba ng Santolan flyover. Kabilang sa kanila ang rider na student permit pa lang ang gamit. Wala siyang pahayag. Ang isa pang rider, nagmamadali raw papasok sa trabaho kaya pumasok siya sa busway. Ininspeksyon din ng mga ambulansya. Bawal kasing dumaan doon kung walang sakay na pasyente. Nagkukulang na raw sa espasyo ang mga evacuation center para sa mga nasunugan sa Tondo, Manila nitong weekend. Halos 2,000 pamilya o mahigit 8,000 residente ang kasalukuyang nananatili riyan. Ang ilang residente bumalik pa sa mga nasunog nilang bahay para maghanap ng maisasalbang gamit. Samantala, suspendido pa rin hanggang ngayong araw ang klase sa Vicente Lim Elementary School na pansamantalang ginamit bilang evacuation center. Ito ang GMA Regional TV News. Binaha ang ilang bahagi ng isla ng Boracay sa Malay-Aklan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay roon kasunod ng walang tigil na pag-ulang dulot ng hanging habagat. Sa barangay naman ng Katiklan, bumaha rin sa palengke. Kinakailangan namang ilikas ang mga residente sa ilan pang lugar sa bayan dahil sa baha. Sa kabila nito, patuloy pa rin naman daw ang pagdagsa ng mga turista roon. Magaling na ang 5 sa 18 kaso ng mpox na naitala kamakailan dito po sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, walang ipinakitang sintomas ang kani-kanilang close contacts, kaya't walang epidemiological link. Ibig sabihin, basta ma-isolate ang pasyente, hindi na kumakalat ang virus. Clade 2 mpox virus strain o yung mild form ng mpox ang nakahawa sa lahat ng mga pasyente sa Pilipinas. Sinabi naman ng Department of Health, wala pang aprobadong mpox vaccine ang Food and Drug Administration sa Pilipinas. Iimbestigahan daw nila ang tungkol sa mga umano'y mpox vaccinated na mga tauhan ng isang spa sa Metro Manila. Para naman sa mga fur parents, swerte talaga pag well-behaved si alaga. Pero ibahin mo ang isang aso mula sa Bacoor, Cavite na laging nakatambay lang sa mesa. True ba? Bakit kaya? Yan! Ang fur baby na si Yuki na laging nasa lamesa. Ayon sa kanyang fur parent na si Aryan, hindi raw kasi marunong tumalon mula roon si Yuki. Dahil sa takot, wala raw taka si Yuki na madalas daw ay hindi mapakali. Helpful strategy daw yan kapag busy si Aryan sa house chores o sa kanyang business. Ibinababa naman daw nila dyan si Yuki kapag ka nag-signal na ito para sa call of nature. Sa 1 million views na online, itila maraming nakarelate. Dahil dyan, Yuki, ikaw ay... Trending! Maganda rin yan para hindi siya madumihan. Oh. Cute. May aso pa lang takot tumalun, no? Oo nga. Pero, pang-puppy pa lang talaga. Baka naman biglang matuto yan habang nasa may ginagawa. Oh, si fur mom. Yes. So dapat careful pa rin. Nasa kanilang nature naman yan. Tatalun ka rin, Yuki. Oo. Soon. Cute, no? Yan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.